Noong isang araw ay naglabas ako ng post sa main page about sa isang player na Phil-Am din na ngayon nga ay may offer na din na maglaro sa G-League. Itong player na to ay sobrang masasabi nating under the radar or sa madaling salita, hindi expected na makikita siya ng isang NBA scout dahil naglalaro siya sa isang community college. So alam naman natin na karamihan ng mga NBA players or sa G-League ay galing sa Division 1. Kahit nga itong si Duncan Robinson ay naglaro muna sa Division 3 bago pumasok sa Division 1 at makapasok din sa NBA. Ang player na to ay anak ni John Ordonio na si Kobe na nagawang ko na dati ng episode mga 1 year ago na. Very supportive itong si John Ordonio sa kanyang panganay kasi after kong maipost yung video na yon ay nagkaroon kami ng communication. Unahin ko muna yung info about dito kay Kobe Ordonio. Pinanganak siya dito sa Pilipinas na si John Ordonio ay naglalaro dati sa PBA. Kaso nabansagan nga siyang PhilCham pero naibigay naman niya yung dokumento na nagpapatunay na meron siyang lahing Pilipino. Nang maayos ni John Ordonio ang papel niya na nagpapatunay na may lahi siyang Pilipino ay hindi na nga siya bumalik sa Pilipinas at nagstay na talaga sa US at ngayon niya ay isa na siyang assistant coach. So kung usapang eligibility ay pasok nga itong si Kobe pati rin ng kanyang kapatid ni si Tash Ai. Ang height ni Kobe Ordonio ay nasa 6'1 to 6'2 na isang combo guard at naglalaro ngayon si Kobe Ordonio sa Gabilan College. Isang community college lang yon. Sa kakatapos pa lang na season ay nag-average ito ng 26 points, 4 rebounds at 6 assists per game. Number 1 yan sa state ng California. So community college lang to kaya nasabi ko kanina na sobrang under the radar. Maaalala nyo naman siguro yung kwento ni Jimmy Butler at itong si Jay Crowder na naglaro muna sa community college bago makakuha ng Division 1 offer. Ganon din ang nangyayari ngayon kay Kobe Ordonio. May dalawang offer sa kanya ngayon, isang Division 2 at Division 1. Pero ang mas tinitingnan nila ngayon ay ang Division 2 na California State University of San Bernardino kung saan dati naglaro si Jimmy Alapag. Nang makapagtala kasi si Kobe Ordonio ng kanyang career average ay agad itong inofera ng California State. Kasi ang coach ngayon ng school na to ay si Andy Newman na best friend ni David Fizdale na coach dati ng New York Knicks. Ito ay base sa usapan namin sa email ni John Ordonio. Ayon pa sa kanya ay mas mabibigyan ng playing time itong si Kobe kung maglalaro siya sa Division 2 kesa Division 1. Ang isa pang kinukuha ng team na to ai ang kapatid ni Kobe na si Tash Ai na isang 6'4 guard na naging kakampi din ni Kobe sa Gabilan College. Nag-average itong si Tash Ai ng 18 points per game at posibleng lumipat na rin siya ng California State. At ito pa, si Kobe Ordonio din ay nakita na ng mga scout mula sa OKC at nagustuhan siya ng mga ito na binabantayan na siya ng team. Nagbigay din ng offer ang mga scout na to kung gusto niya maglaro dito sa G-League. Alam naman natin na marami mga prospect ang nag-skip sa college at maglalaro sa G-League. Yung naglaro ka sa isang community college at magkaroon ng offer na ganun ay sobrang laking bagay. Pero ayon nga dito kay John Ordonio ay mas gusto niya muna makatapos ng college itong si Kobe bago magkaroon ng ganung offer or maglaro sa G-League. At ayon nga dito kay John Ordonio, ang isa sa mga scout na tumingin dito kay Kobe ay si Brandon Miller ng OKC, ang senior scout ng team. At ang nakakita din kay Lou Dort na naglalaro ngayon sa OKC at sa G-League team nito. So yan mga pre ang update regarding sa isang Filipino-American na may offer din sa G-League. Pero mas pinili nga muna nila na makatapos itong si Kobe sa college. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.